Hey mga brods, mga brods, may balita nga po tayo dito po kay Alain Maliksi. Dahil balak nga na ito po ni Alain na magpalipat na ng ibang kuponan at mag-demand ng trade mga kabrods. Dahil yun nga, ito pong kuponan niya, pinagdududahan pa sa kanyang kontrata kung bibigyan ba siya ng maayos na salary or hindi. Pero dahil syempre mga brods, diba? Inconsistent din kasi minsan ito pong si Alain Maliksi kaya ganyan ang Meralco Bolts, pero ito pong si Alain gusto rin ito ng malakihang sahod dahil nasanay siya sa mga maximum contract na binibigay sa kanya ng Meralco Bolts. Kung mapapansin nyo naman din, last season okay rin naman ang pinapakita ni Maliksi, isa rin siya sa mga go-to guy ng Meralco Bolts, pero yun nga syempre may kulang pa rin kay Maliksi at yun nga may mga attitude problems pa tayong nakita sa kanya last season, di ba? Kung saan may mga imports siyang nakakaaway doon. At yun nga, tinitira nga daw ni Maliksi ng pisikalan yung mga imports last season sa Governor's Cup. So ito nga pong Meralco Bolts, balak din i-trade ito pong player na ito. Pero may isang team din ang interesado dito po kay Maliksi. Pero yun nga, ito pong Meralco, syempre gusto rin naman nila yung player na mapupuntahan or makakapalitan ni Alain Maliksi dito po sa one-on-one trade na ito. Dahil balak nga ng SMB na i-trade din talaga ito pong sina Chris Ross and Marcio Lassiter. Yes mga bros, dalawang player na nababanggit natin, maski nga si Mr. Snow Badua sinasabi niya na ito pong magiging trade asset ito pong dalawang player na ito. Dahil syempre mga debt 5 ng SMB unti-unti nang i-trade mga kabrods. Kaya diba nauna na si Nakabagnot, tapos si Irwin Santos. Pero syempre gusto rin naman ng SMB ng bata-batang player na katulad ni Alain Maliksi. Yes mga bros, alam ko 30 plus na ito pong si Alain, pero may potential din ito, ito pong player na ito. Pero it's either Marshall Lassiter or Chris Ross ang ipapalit dito kay Alain. Dahil syempre mga brods, kilala rin naman natin si Maliksi. Talagang porsigido ito manalo every game. Yung determinado niya na i-push sa W ang kanyang kuponan, pero laging na-fall short ang Meralco Bolts kasi. So syempre itong si Maliksi gusto na rin ng isang kuponan na talagang nagdodomina every season, which is ito pong SMB na palaging nasa top teams, or kung hindi mo nasa top teams, palaging nag quarterfinals, semifinals mga brods. Gusto ni Maliksi syempre ng another championship ulit. So may possible talaga mga brods na mapunta itong si Maliksi dito po sa SMB, knowing na itong SMB gusto rin makuha si Maliksi, at ito pong Meralco Bolts ay gusto rin nilang mabalik si Chris Ross sa Meralco, at or hindi man si Chris Ross, baka si Lassiter ang kukunin nila para shooter to shooter ang trade na ito mga brods. So ikaw mga brods, alat mo na may SMB fans, bagay ba si Maliksi dito po sa SMB as a shooter nila? Dapat mong bitawan sina Chris Ross at Marshall Lassiter. Comment mo lang ang pinyo mo dyan mga brods, at isa-isa natin yan. Dito naman po tayo sa kabilang balita naman natin mga brods. Yes, kung napapanood nyo na yung mga ibang vlogs natin mga brods, nabalita na natin ito pong si Roosevelt Adams from B2 League Japan B-League mga kabrods. Ngayon nasa Pass Love Yamagata Wyverns ito mga kabrods ha. So ito ay gusto ngang makakuha ng isa sa mga kuponan dito sa PBA, pero dito ay knowing na nakuha siya ng isa sa mga kuponan ngayon sa Japan B-League na Paz Love Yamagata Wyverns. Itong Barangay Ginebra San Miguel ay talagang medyo nadismaya dito po sa balita na ito, dahil gusto na nga nila talagang makuha ito pong si Roosevelt Adams noong nasa Kagawa 5 Arrows pa ito mga kabrods. Pero syempre hinihintay talaga ng agent ni Roosevelt Adams mga brods yung offer kasi dito ng Barangay Ginebra San Miguel. Bale, nangyari na yun mga brods, yung offer ng Ginebra hindi nga daw nataasan si Roosevelt Adams sa offer ng Barangay Ginebra San Miguel mga brods. Mas mataas kasi at mas malaki ang potential na lumaki pa yung sahod nito ni Roosevelt Adams sa Japan B-League. So ganun talaga mga brods, parang naiwan na talaga ang liga natin. Kaya nga hindi nila makakuha yung mga players sa ibang bansa dito sa PBA. Pero syempre ito pong si Roosevelt Adams ay possible pa rin naman makabalik dito sa PBA, dahil syempre kung mapapansin nyo galing na rin ito sa isa sa mga kuponan dito sa PBA na Colombian Jeep at 2020 to 2021 Terra Firma Jeep mga brod. So syempre kapag ito ay na free agent na yan, syempre pwedeng kunin na ito ng Barangay Ginebra San Miguel. Sa ngayon 50-50 pagkatapos ng pumirma agad ito sa Paz Love Yamagata Wyverns. Ito pong si Roosevelt Adams mga kabrods. Pero may balibalita nga na kapag itong si Roosevelt Adams ay hindi nagustuhan yung performance ng Paz Love, dito nga
i-release ito ng kuponan na ito mga bros, dahil dun sa Kagawa 5 Arrows hindi rin masyadong nakakaambag ng kaunti ito pong si Roosevelt Adams mga bros, although maganda yung minuto niya, pero yun nga may hinahanap pa rin tong Kagawa 5 Arrows, kaya nga diba nag-release sila ng mga players at yun nga rename din nila ito pong si Roosevelt Adams pagkatapos ngang maging kulelat. At pangalawa sa kulelat na kuponan, ito pong Kagawa 5 Arrows na kuponan ni Roosevelt Adams. Bali para dito sa pass lab na bagong kuponan niya, syempre imo-monitor yung performance dito ni Roosevelt Adams, dahil kapag hindi niya talaga natulungan yung kuponan na ito na umangat sa standing, talagang i-wave agad ito ng kuponan na ito. Hindi pa matatapos yung isang season, mawi-wave na talaga mga bros. Ganyan din ka-stricto sa Japan B-League, although malaki ang sahod dyan, pero kapag hindi mo masyadong natutulungan ang iyong kuponan, bigla-bigla ka na itong iiwan. Kaya nga dito sa Barangay Nabra San Miguel, gusto talaga nila mas maayos na offer at mas maayos na deal dito kay Roosevelt Adams. Bali o-offeran ito ng mga 2-year deal contract para nga dun sa forward position, mas lumakas pa ang Barangay Hinabra San Miguel, lalong-lalo na nagpapalakas sila after nilang matalo sa TNT Tropang Giga last season. Pero syempre alam natin na malalakas na yung mga forwards na ito ng Barangay Hinabra San Miguel, pero may mga balibalita nga tayo, maraming ititrade na forwards ang Barangay Hinabra San Miguel, alang-alang lang makuha yung slot ni Roosevelt Adams. So bakit nga ba giyang-nagiyang itong Hinabra na makuha ito pong si Adams, dahil kung makikita nyo sa mga highlights niya, athletic na player, malaki-laki ring forward, 6'5", may shooting din mga kabrods itong si Adams, may passing, maganda rin yung drive, so parang nasa package na ni Roosevelt Adams, maganda ang kanyang skill set. Tangi nga lang niyang kailangan magaling na coach. So ikaw mga bros, sa tingin nyo ba Adams, Roosevelt Adams from Japan B-League, dapat bang i-push ito ng Barangay Nabra San Miguel sa kanilang lineup? So komento mo lang ang opinion mo dyan mga bros, at isa-isayin natin yan. Salamat po sa panonood mga bros. This is our related highlights yun lang. I'm out. Yeah, she's got some nice long hair, and you know that she's a bad chick. All the boys stare, can't help it, it's a habit. Clothes that she wears, short skirt. All around say she has a reputation, don't believe it till I see it. So I want a demonstration, and I've always learned it better with a hands-on education. So I need a private session if you get what I am saying. And they say that she's not easy, no, she's really complicated.